Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Handa na ba kayong makinig at matuto sa bagong aralin natin ngayon? Ako nga pala si Teacher Frel, ang inyong guro para sa Mother Tongue 2. Kung handa na kayo ay unawaing mabuti ang ating aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay ang pagbabasa ng mga salita na may wastong baybay. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makakabasa ng mga salitang binubuo ng maraming pantig. Sa pagbabago ng panahon ay hindi dapat mawala sa isang Pilipino ang pagiging matapat. Ang anumang bagay na hindi pag-aari ay dapat isauli. Pakinggan ang kwentong babasahin ko sa inyo. Ang pamagat ng kwentong ito ay ang Karanasan ni Rowena. Kwento ni Alili M. Balaso. Ganap na ika-apat ng hapon nang sunduin ni Mang Celso ang kanyang mag-ina. Ilang minuto lamang ay nasa mall na sila. Maraming taong namimili. Nakikita ni Rowena ang maraming batang katulad niyang kasama rin ang mga magulang. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag kung saan naroon ang bilihan ng mga gamit ng mga mag-aaral, may nakita si Rowena na isang bagay na kulay itim. Dinampot niya ito. Naku, pitaka pala ito! Ang nagulat na bulong ni Rowena sa sarili. Nanay, may nakita po akong pitaka. Oh, sabay abot sa ina. Tignan natin kung may pangalan para maipanawagan sa customer service. Ang sagot ni Ginang Nena. Pinuksan ni Aling Nena ang pitaka at namangha sila sa nakitang laman ng pitaka. Nanay, ang daming pera! Ang sabi ni Rowena. Ayan, may pangalan at larawan pa ng isang babaeng may kasamang batang kasinggulang, Morowena. Ang sabi ng ina, sabay turo sa larawang nasa pitaka. Halina kayo at ating ipanawagan sa customer service. Kawawa naman ang may-ari nito. Siguradong pambili rin ng gamit ng mga anak na papasok. Ang anyaya ng nanay ni Rowena. Lumakad na nga sila at tinungo ang customer service. Ipinakita ni Ginang Nena ang pitaka sa babaeng nasa counter. Kinuha nito ang pangalang nakita sa pitaka at hinawakan ang mikropono at narinig sa buong mall ang pangalan ng babaeng may-ari ng pitaka. Tinatawagan po namin si Ginang Connie C. San Jose. Pumunta po kayo sa customer service na matatagpuan dito sa ground floor. Hinihintay po kayo ni Ginang Nena Santa Cruz, ang narinig sa buong mall. Inulit ito ng ilang beses. Naghintay ang buong mag-anak at di nagtagal ay may babaeng parating at may kasamang dalawang bata. Ako po si Ginoong Celso Santa Cruz. Sabay inabot ni Mang Celso ang kaniyang palad, tanda ng pakikipagkilala. Siya naman si Nena, ang aking asawa, at si Rowena ang aming anak. Ang sabi ni Mang Celso, sabay turo sa mag-ina. Ah, Ginang San Jose, nag-aalangang tawag ng binibini na nasa counter ng customer service. Opo, ako po si Ginang San Jose, agad na sagot ng babae. Sa inyo po ba ang pitakang ito? Ang tanong ng babae. Nangingilid ang mga luha sa mata ni Ginang San Jose. Kanina pa po naming hinahanap ang pitakang iyan. At tuluyan ng tumulo ang mga luha sa mata nito. Sila po ang nakakita sa inyong pitaka, ang turo ng babae sa mag-anak.
Naku, salamat po ng marami at kayo po ang nakapulot. Napakabuti ng inyong mga puso. Tuluyan na ngang napaiyak ang babae. Habang papalayo na ang mag-iina, nakita nila ang mga ito sa bilihan ng gamot. Napangiti si Rowena. Nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang magulang. Narinig kasi niya ang sinabi ng may-ari ng pitaka na napakabuti ng mga puso ng kanyang mga magulang. Bakit napangiti ka riyan, Rowena? Ang pansin ng kaniyang ina. Alam ninyo, tatay at nanay, nakaramdam po ako ng tuwa kasi naisauli natin ang pitakang may lamang pera na pambili pala nila ng gamot. Kaya anak, ang anumang bagay na hindi naman sa atin ay huwag nating angkinin. Ang paliwanag ng ina. Opo, nanay, tatandaan ko po iyan hanggang sa aking paglaki. Ang pangako ni Rowena sa kanyang magulang. Ngayon naman ay sagutin ang mga katanungan kung inyong naunawaan ang kwento. Una, sino ang mga kasama ni Rowena? Pangalawa, ano ang kulay itim na bagay na nakita ni Rowena? Pangatlo, saan nakita ni Rowena ang bagay na iyon? Pang-apat, paano nila ibinalik sa may-ari ang nakita nilang bagay? Panglima, ano ang mahalagang aral na itinuro sa kwento? Mga bata, pwede niyong itigil muna ang video na to upang makapagsagot kayo. Balikan natin ang inyong natutuhan tungkol sa pantig at pagpapantig sa unang baitang. Subuking pantigin ang mga salita sa kahon mula sa kwentong iyong binasa. Ilang pantig mayroon ang bawat salita? Opo, nanay, babae, pitaka. Ilang pantig mayroon ang salitang opo? O, unang pantig. Po, huling pantig o pangalawang pantig. Ang salitang opo ay may dalawang pantig. O, po, opo. Ilang pantig mayroon ang salitang nanay? Na, unang pantig. Nay, huling pantig o pangalawang pantig. Ang salitang nanay ay may dalawang pantig. Na, nay, nanay. Ilang pantig mayroon ang salitang babae? Ba, unang pantig. Ba, gitnang pantig o pangalawang pantig. E, huling pantig o pangatlong pantig. Ang salitang babae ay may tatlong pantig. Ba, ba, e, babae. Ilang pantig mayroon ang salitang pitaka? Pi, unang pantig. Ta, gitnang pantig o pangalawang pantig. Ka, huling pantig o pangatlong pantig. Ang salitang pitaka ay may tatlong pantig. Pi, ta, ka, pitaka. Ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng salita ayon sa bigkas nito. Ang isang salita ay nahati sa una, gitna, at panghuling pantig. Mga dapat tandaan sa pagpapantig. Una, palaging may isang patinig sa isang pantig. Halimbawa, ang salitang aso. A-so. Bawat pantig ay may tig-isang patinig. Pangalawa, ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig ay hindi pinagsasama sa isang pantig. Halimbawa,
iigib. I-i-gib. Ang bawat pantig ay may tigi-isang patinig. Pangatlo, ang magkasunod na dalawang katinig sa loob ng isang salita ay hindi magkasama sa isang pantig. Halimbawa, aklat. Aklat. Ang magkasunod na K at L sa aklat ay hindi magkasama. Sila ay magkahiwalay sa pagpapantig. Aklat. Pang-apat, kapag ang isang salita ay may tatlo o higit pang katinig na magkakasunod, ang unang dalawang katinig ay kasama ng sinusundang patinig at ang huli ay kasama ng patinig na sumusunod dito. Halimbawa, transportasyon. Transportasyon. Kung inyong makikita sa pantig na trans, ang T at R ay parehong magkasunod na katinig. Pagkatapos ng TR ay sumunod ang patinig na A. At pagkatapos ng patinig na A ay sinundan ito ng magkasunod na katinig na NS. Trans. Panglima, kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng salita, ang unang dalawa ay kasama ng patinig na sinusundan ng mga ito at ang huli ay kasama ng patinig na sumusunod dito. Halimbawa, eksklusibo. Eksklusibo. Ang pantig na X ay may isang patinig na E at sinundan ng dalawang magkasunod na katinig, KS. Sa pantig naman na clue, nauna ang dalawang magkasunod na katinig na KL na sinundan ng patinig na U. Ngayon naman ay magsanay tayo sa pagpapantig ng mga salita. Handa na ba kayo? Isulat sa iyong kwaderno ang unang pantig sa sumusunod na mga salita. Una, akbay. Pangalawa, tatsulok. Pangatlo, lakbay. Pang-apat, bahid. Panglima, ugnay. Ngayon naman, isulat sa kwaderno ang gitnang pantig ng bawat salita. Una, kalapit. Pangalawa, salamat. Pangatlo, hatiin. Pang-apat, babae. Panglima, ugnayan. Sumunod, isulat sa kwaderno ang huling pantig ng bawat salita. Una, kalapati. Pangalawa, nagulat. Pangatlo, sulit. Pang-apat, kumakain. Panglima, ayaw. Sumunod, isulat sa kwaderno ang bilang ng pantig ng bawat salita. Una, naisulat. Pangalawa, ilahad. Pangatlo, masarap. Pang-apat, takbo. Panglima, busilak. Mga bata, lagi niyong tatandaan na ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng salita ayon sa bigkas nito. May mga salitang may dalawang pantig o higit pa. May unang pantig, gitnang pantig, at panghuling pantig. Mga bata, sana ay may natutunan kayong muli sa aralin natin. Lagi lamang kayong makikinig sa inyong guro. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata, paalam!